Hello, good afternoon everyone. Assalamualaikum sa mga kababayan ko dito sa Qatar. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Maayong udto sa inyong lahat kasi Bisaya ako eh. Ngayon mga guys, mag-makeup na naman ako ulit. Gamit ko ang palette na ito. Katabili ko lang po. Binili ko lang to sa supermarket. Itatry ko siya kung maganda siya. Kaya gagamitin ko po lahat itong mga chocolate na ano, mga light color siya ito. Ito dito. Ito ang gagamitin ko sa taas. Pag mi-mix ko siya, try natin kung anong magiging resulta. Then, may mga lipstick din akong binili doon din sa supermarket. Tingnan natin. Ito din po, binili ko lang sa supermarket. Ayan. Ayan. Gusto ko kasi yung mga kulay niya. Ayan. Sa supermarket ko lang siya nabibili. Itatry ko siya ngayon. Kung maganda ba. Kasi ito ang gagamitin ko. Itong. Pero pag light siya, itatry ko siyang imimix ang color. Ito at saka. Ito, imimix ko itong dalawa. Try ko. Mamaya. Bahala na kung saan dito ang pwede kong itry. Sa supermarket ko lang ito lahat mabibili. Kaya, let's go! Tara, let's umpisan ko na yung aking makeup. So mga guys, mag-uumpisa na po ako sa aking makeup. Pero bago ang lahat, bago ako mag-makeup, maglalagay po muna ako nito. Ano siya, skin moisturizing. Kasi nga, sobrang dry na yung mukha ko siguro sa kaka-everyday ko ng makeup. Kaya kailangan ko nito. Skin protection siya, tsaka nakakatanggal din siya ng mga blemishes sa mukha mo. Kaya ganito po ito. Drops lang po siya mga guys, tingnan mo yung tatak niya. Giorgio Armani yan. Ito po, kaya nagkaroon ako nito kasi binigyan po ito ng Sheikah na customer ko, Altani dito sa Qatar. Ayan. Customer namin siya sa salon, binigyan niya ito sa akin. Kaya hiyang na hiyang po. Drops lang po siya, ganyan. Tapos imamassage lang po natin sa mukha. Ayan po, lalo dito sa may eyes natin. Ayan. Tapos imamassage ko lang po yan siya. Po. Dito po. Yan. Kasi minumoisturize niya yung balat mo. Tapos pag apply mo siya ng foundation, hindi siya uka-uka, wala siyang lining. Para pataas po yung massage kasi para kung minamassage po natin yung skin natin. Kailangan yung pag nagmamassage po tayo lagi pong pataas. Kasi pagpababa po naglalaylay po yung mga skin natin. Para po tayong nag-facial massage. Ganun po. Dito sa baba, kaganan nyo lang po siya. Ayan po. Nawala na yung dry ng aking balat. Hindi katulad kanina, sobrang dry. Ayan. Ayan po. Hindi katulad kanina na dry. Ngayon, shiny na siya. Guys, ito na po yung aking foundation. Lagi ko po itong kinukumbine yung dalawa. Ang foundation na to binili ko pa to sa Pilipinas. Bakit? Kasi mas less sa Philippines compare dito. Pareho lang naman siya ng ano. Sa, meron din dito, kailang nataas yung presyo. Kaya sa Pilipinas, pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, doon ako bumibili ng kakailanganan ko sa makeup. Kaya ito na pamura ako dahil sa Pilipinas ako. Ko ito binili. Ay mag-uumpisa na po ako, imimix ko po itong dalawa. Hindi pa po kasi ako nakabili ng pang-mixture ng foundation, kaya dito ko na lang siya. Baka magkakaroon na ako ng pera sa susunod na video kung meron na akong plate para sa foundation mixture. Kung may mag-volunteer dyan na magbibigay, accepted ka agad.
Mimix ko po yan siya. Gamit ko po ang brush na, ayan, mix na po siya, ayan. Gamit ko itong brush na po. Ito, hindi ko pa ipakita ano po sa, ito po yung gamit kong pang, ano ko siya, pang mix ko sa aking foundation. Kasi masaya ako dito sa maliit na po kaysa malapad. Pero depende naman yan sa inyo mga guys eh, kung anong gagamitin niyo, kung saan kayo pwede. Sa eyebrow kasi pag naglalagay na ako ng foundation, inaano ko na yung shaping niya. Kasi dito ako lagi nahihirapan. Pag hindi ko aanohan ng pattern sa foundation, yun nahihirapan akong kumuha ng shape ng aking eyebrow. Kaya habang naglalagay ako ng foundation, kinukuha ko na yung shape ng eyebrow ko. Ngayon po, mapapansin nyo ng ka-shape na yung eyebrow ko. Pero hindi pa po yan finalized. Kasi madali lang, kakalang kasi makakuha ng shape ng eyebrow mo. Pag yung foundation, naka-ano na siya, naka-pattern na. Diba nakaano na siya. My mumu! Ganito talaga yung tsura mo pag, ano, pag hindi ka nabiblend yung ano, foundation mo. Ganito talaga. Kaysa ay naka-apply na lahat yung aking foundation, ibiblend ko na nito siya. Ayun, kakagamit ko lang kasi nito sa isang kaibigan kaya yun, hindi pa nalinis. Kasi maganda tong pointed nito, nakaganon siya. Ayan. Ganon yung purpose nitong pointed niya. Ayan. Magkaganon siya sa under ng eye mo. Mabiblend mo na maayos yung iyong. Dati hindi kasi ako hiyang nito kasi mas hiyang ako sa ito. Yan, nasanay na rin ako sa bandang huli. Ayan. Kasi dito po na part ito nang gagamitin natin. Pero dito sa under eye, ito matulis. Ayan. Ayan. Ito po yung matulis yun dito sa under eye. Ayan. Dito sa surround ng eyes mo. Ayan. Pagdating po dito, ito na po. Tandaan, pag nabiblend po tayo ng foundation, huwag mong ganun ha. Ganun lang po. Ayan, parang nagdidit lang tayo. Kasi pag ginaganon natin, natatanggal po yung foundation. Ako, inaanuhan ko na sinasama ko na yung sa foundation para magmamatch yung kulay niya. Ayan. Tingnan mo. Para magpareho yung kulay niya. Ngayon mga guys, we'll blend din po yung aking foundation. Ayan, nakalagay na lahat yan. So ngayon, kasi ang face ko oily, tapos yung makeup po gusto ko hanggang gabi. Kaya gumagamit ako ng face powder. Ito po yung ginagamit kong face powder. L'Oreal din siya. Sa Pilipinas ko rin ito binili. Dito kasi, alam nyo na. Kaya, kinumplito ko na pagbalik ko dito sa Qatar. Ayan, ito yung aking face powder. Ito yung color niya, dark. Ayan, maano pa siya. Kasi nga, kakagamit ko lang nito.
Ayan po. Ito yung ginagamit kong face powder kasi medyo maputi yung aking foundation. Pero mamaya pag nalagyan ko na siya nito, magpapantay na siya sa skin color ko. Kaya samahan niyo ako. Ilalagay ko na ngayon yung aking face powder. Nilalagay ko muna dito sa round ng eyes ko. Ayan. Ang ganyan lang nilalagay. Pag mamaya, i-blend ko rin yan. Ayan po. Dito sa ilalim ng aking eyebrow. Ayan. Sa taas po. Ayan. Kasi para po tatagal. Ayan, kahit sa eyebrow nilalagyan ko yan. Para tatagal po yung makeup natin. Yan po yung technique ko sa aking makeup. Para pagdating ng kasi tinuklak matatapos yung aking work. Kaya naglalagay talaga ako ng powder. So sa gabi, kunting ano na lang. Pag aalis ako, kunting retouch na lang. Pero minsan nga hindi na eh. Kaya papawisan ako niyan. Wala na mo. Ayun guys, na-apply ko na lahat ng powder ang gagawin ko, i-blend ko siya nito. Ito yung aking brush na pang-blending. Ayan. Bago ko i-blend, teka lang, meron siyang tingulong. Bago ko i-blend sa i-blend ko yung aking face powder, iikot ko muna siya ng sa face powder. Ayan po. Ayan. Para we'll apply po yung ating face powder. Kailangan natin siya i-blend din para din maglalago tayo ng foundation. So ayan na po, we'll blend na po yung aking face powder. Ayan po. Ayan. Ayan, pantay na yung paglagay ko ng aking face powder. So ngayon, maglalagay ako ng ating eyebrow. Ito yung aking ginagamit. Ayan, ito kong siyang dark shades na po. Ayan. That's itong brush na ginagamit ko siya. Ayan. Yung brush niya para siyang karayom na ganun-ganun. Four, ano siya? Four strands. Ayan po. Mag-umpisa na pa ako sa aking eyebrow. So, kailangan ko muna siyang drawing na dito sa baba. Ayan. Ayan. Lagyan muna siya natin ng outline. Kasi gusto ko mataas, kaya ina-outline ko muna siya pa ganun. Ganun din dito sa kabila. Pag-ibig sa mga kala, kasi yung mga kala ko, nagpagalang ko isa, nagpagalang sa foundation. Nagpagalang sa foundation. Nagpagalang sa foundation. Nagpagalang sa foundation. Mag-aral, manood lang kayo sa YouTube, ang daming tutorial. Pero iba pong technique yung mga ginagawa nila. Ganun din naman ako, nanonood lang din ako ng YouTube. Kaya nasusundan ko yung mga technique ng iba kung paano nila ginawa yung kanilang makeup. Yung sa mga kalat niyan, huwag po kayo mag-aalala dyan. Dahil may ano po tayo dyan, may solution po tayo dyan. So kung napapansin niyo mga guys, dito light pa siya, dagdagan siya ulit ng dark. Ito pa rin ulit.
i-blend niyo po yung kilay nito gamit tong brush na to. Especially dito sa unahan. Ano, ganda yung pagka-blend na kulay niya, hindi siya pal ano, uka-uka. Sa kabila. Guys, lumapit po tayo nitong black niya. Yan. Yan pong pangpatong po natin sa ating eyebrow para hindi po siya mabilis matanggal. Ganun din sa kabila mga guys. Ha? Ito pa rin ang lalagay natin black. Ayan. Para po, protection po ito na huwag ka agad matanggal ng inyong mga eyebrows. Mga guys, lagyan mo siya nito para malinis yung aking eyebrow. Spread na po natin yan sa ating round ng ating eyes. Ganun din po sa taas na yung ating eyebrow. Lagyan po natin siya ng para makita talaga yung hugis ng ating kilay. Ito pa rin po ha, yung sa taas, light color, light shades po siya ng eyeshadow. Pero maganda kasi ito pang linis ng ano, ng kalat sa inyong eyebrows. Para talagang ma-perfect niyo yung shape ng inyong kilay. Sa iba naman po. Para ma-well blend po siya. Tapos hintayin ko kung pantay ba yung ano natin dito sa unahan.
siya masyadong obvious yung ating ego. Since po natin siyang ganun eh. Para lang po siya natural. Ito yung harapan. Pinapin kasi yun sa mga mash powder na pinapilsip. Ayan. Maganda po yung kanyang pagpapin. Sip mo yung aking eyebrow. Ngayon pupunta pa ako sa eyeshadow. Ayan po ngayon. Shades, ayan. Pero tingnan natin kung anong effect nito pag i-apply ko na. Mga guys, maglalagay muna ako ng base. Ito ang gagamitin kong base niya. Try natin. Gamitin kong base. I-apply kong lahat sa ano ko. Buong mata ko. Kasi ako pag naglagay ako ng base, kinocover ko na lahat yan. Mula sa baba ng eyebrow, hanggang sa round ng aking mata na yan. Ito naman, ito. Ang gagawin ko dito sa, dito lang sa deep set ko. Yan. Guys, gagamit ako ng dark, itong dark shades. Gagamitin ko naman dito sa ilalim. Ito. Tingnan natin. Ayan, itong lalagay ko siya. Ayan, sa eyebrows ko na naman. Ayan. So ngayon, hindi kasi siya masyadong kita yung aking deep set. Gagawa ako ng dark dito sa aking deep set ko. Ayan. Ito naman ang gagamitin ko. Ito. Try natin. Mamaya i-blend ko yan mamaya. Ilagay ko lang siya muna.
mas gusto ko si Darcy. So ngayon, i-blend ko siya. Ito yung gagamitin kong pang-blend. Pero bago ko siya i-blend, kukuha muna ako ng konti. Ano natin kung ano yung resulta. Sana maganda. Kulit ko tapos na sa kanyang bayad. Ulit kasi kunting dark pa. Chocolate po siya. Hindi ko makikita yung music mo, tapos yung mga nakikita. Pero ang kalugot ka naman, ang nangyayari. Ini kita sama-sama. Ini kita sama-sama. Ini kita sama-sama. Ini kita sama-sama.
gusto niya laging. Ini
masipa siya. Okay na. Okay.